Hey guys, good morning pa pala. 9:15 time. Dito kami ngayon sa aming bahay. Ayan, asawa ko yan. Bahay. Oh, bahay lang mahirap. Di naman ipinagmalaki na we are not pretending that we are rich. Mahirap naman talaga. Inukumpuni niya guys yung lumang ano. Bininta niya lang, ay ano, binili niya lang ito sa ano. Sa Kalawang, yung mga ano, buti bakal dito sa Tagum. Ayan. Tapos kinukumpuni niya kasi may luma kaming nasusunog na makina. Ayan. O, lahat. Sobrang dumi na kasi kinukumpuni niya. Ayan. Kasi furniture carpenter ito yung asawa ko guys. Kasi during pandemic nabinta yung ano namin, yung naipundar na mga kagamitan sa furniture siya. Ayan. Yung gusto naming bumangon ulit, bumili ng mga lumang ano, yung mga nasa junk shop. Ayan, kinukumpuni niya yan, guys. Oh, umaandar na. Ayan, diba? Ayan. Oops. So ito guys, ipamachine na naman niya para mailagay dyan, maipasok dyan. Anong tawag niyan pang? Pulya. Dahil sa hirap ng buhay guys, diskarte na lang ang, ayan. Ang gamit niya din is used oil din para maalis yung ano, di ba? Para maalis yung mga oh. Okay na guys, condition na. Itong kapasitor na dalawang kapasitor ay galing dito sa sunog na lumang ano namin machine makina. Yan. Saka na maglinis guys pagkatapos nito. Help me make it through the night. Actually guys, kanina pa to siya nagkumpuni, kagabi pa. Inaano niya ito, pinatanggal niya yung mga kasi oh, bulok na eh, bulok. Ayan, bulok na. Bulok. So, pinatanggal niya yung mga nabubulok na mga pati yung mga nuts and ano niya. At itong ano, ilisin na to. Galing yan dito. Dito. Kasi ito yung ano. Ito yung dito. Kailangan kasing palakihan ng ano dito guys. Kasi may maliit lang na pulya ito. Itong nabili namin mula sa junk shop. Mayroon kaming luma. Ayan o. Ayan. Maliit kasi guys. Hindi to kaya sa ano, sa circular na ilagay. Malaki kasi guys. Saan yun pang? Ipapakita natin yung ano, yung mga blades nito. Ay, ayun pala guys. Ito pala. Oh. Uy, sobrang dami guys.
May mga ano dito. Iniipon niya ito guys kasi talagang nalulugmok kami noong ano. Kasi nakauwi ako ng Pilipinas. Kahit piso wala akong na ano. Minamaltrato ako ng amo. Imbis na kay babalik pa ng after Christmas, hindi na nakabalik kasi December 19, pandemic na sa ano, lockdown na sa Hong Kong. Kaya para may makain kami, nabinta lahat namin ng mga ganito namin noon. Ayan, nabinta namin. Yun ang naipundar ko noon dati kami ng asawa ko sa unang pag-alis ko. Ayan. Ayan, oh, diba mga malalaki guys? Ayan. Eh, nakakatakot hawakan guys. Ayan, oh. Ayan. Kaya pinagdasal namin guys na sana'y may mga bukal sa puso na mag-i-sponsor. Pero sa awa ng Diyos, sa unti-unti naming ano, iniipon yung mga makikitang pera kasi kahit na ano na yan na damage kasi yung paa niya guys dahil sa disgrasya. Magtatrabaho yan guys, nakaupo. Bihira lang ang tumayo kasi napilay yung right leg niya dahil sa disgrasya. Oh. Ano to pang? Hasaan? Hasaan. Hasaan to guys. Oh. Yan guys. Tapos ito yung pinakamalaking blade guys. Ito. Napakatulis guys. Napakatakot hawakan. Ay. Yan no. Ito guys. Luma na to din. Binibili din niya. Hindi nagagamit ba sa shop? Kaibigan niya lang din. Ito yung mga maliliit. Pang slice ng kahoy to guys sa furniture. Hinahanap namin ngayon guys makapundar ng baby banso at saka yung makapundar din ng pang ano, pang ano yun pang? Kurba? Para sa baluster? Ito guys, inaayos niya yun ito ngayon kasi ipapasyap. Kaya lang hanggang linis pa lang muna kasi wala pa kaming pera pang shop nito para lakihan yung butas guys para may ano dito may pasok kasi ito yung lagayan ng ito yung lagayan ng ano ang tawag ng tan? Tapusin ko muna to. Ito ang anong lagayan nito pang? Ito? Pambelt. Yun pala guys. Yun. Ito ang lagayan ng pambelt. Ayan. Dito ilagay. Dito. Kaya kailangan lakihan yung butas nito. Wala pa kaming pang machine guys. Ayan. Tinan nyo maglakad yung asawa ko, diba? Itong makina na guys, wala na itong pakip guys. Kaya kailangan niya yung gawan ng ano yung kahit yung kahoy lang muna. Kasi walang ano, walang takip. Delikado pag walang takip yung ilisi. Tapos yung mga wirings niya. Kaya kailangan gawan muna ng ano.
Kasi wala pang pambili ng ano talaga. Kahit nga yung ano namin dito, oh, panglinis, yung polish oil, para makuha sana yung mga ano niya. Pag mabuo na ito ulit guys, yung mga lumang order namin na hindi nagawa dahil sa hirap ng buhay na naibinta namin yung ano namin noon, mga kagamitan, eh magagawa na ulit. Ilang taon yung pandemic? Almost 3 years or 3 years ba yun? Yun din, ganun din kahabang taon na naantala yung mga... May limang order pa kasi kami guys. Sa furniture, divider, salaset, dining table, chinaware. Ayan. Pag ma-condition ito guys, pag may pera na pang ano noon, pang machine nung yung pulya na yan, may machine yan. Gagawan na naman niya ako ng ano, ng pundasyon. Kahit sa hirap ng buhay guys, hindi balakid sa kaalaman yung kapansanan. Ayan. Bili pa ng electrical pang kasi delikado yan pag walang electrical. Sana hindi. Okay na guys. Kahit walang takip. Kasi dito guys, kailangan talaga may takip yan. Talagang buong makina na talaga ba? Ito guys, itong mga yabi na ito, ito, bigay lang yan sa kaibigan niya na nabilihan niya nito. Buti na lang na may awa din. Binigay niya lang yan. Dalawa yan guys. Ganyan, dalawa yung binigay niya yan. Meron din kami kasi ditong mga lumang kagamitan namin noon guys na naiwan. Ano na rin. Ito. Ito yung, oh, ito, hiram lang namin to guys. Kasi naibinta rin namin ang ganito namin noon. Hiram lang namin to sa kumpare namin eh. Kasi may ginagawa siyang ano ngayon. Labor lang siya guys kasi wala kaming pangpuhunan. Kumbaga, binabayaran lang yung araw ng asawa ko sa pag gawa ng dining table tsaka yung ano yung salaset na ito. Lumang makita namin guys, oh ito. Ito lang ang naiwan namin guys. Yung dalawang planer namin na ano na rin nabinta na. Sa hirap ng buhay binibili ng ano namin pagkain noong pandemic. Yan. Tapos, ito guys, ito. Ito yung router.
Hiram lang din namin to, guys. Kasi wala na kaming sarili. Ayan. Hiram lang. Nanghiram kami pag may nagpapagawa. Ayan. So, dalangin din namin makabuo kami ulit ng mga kumpletong kagamitan namin sa furniture shop namin. At tapos, ito, guys. Ito. Binigay lang din ito sa kaibigan niya. Japan ito eh. Makita pa rin. Nagagamit ito, guys, pag nag-ano ka, naglinis ng kahoy. Yung sandpaper ang gamit, ilagay dito. Ilagay dito yung liha. Yan, dito ilagay yung liha. May ano pa to, may pad. May padding pa. Yan. So, sanay. Alam naman natin, guys, na may awa ang Diyos. Basta, magsikap lang tayong tao, hindi tayo gumagawa ng masama sa ating kapwa. Tulungan pa rin niya tayo. Ayan. Unti-unti na naming naibuo ulit, guys. Kahit hiram yung mga kagamitan namin yung iba, at kahit luma ito naming nabili, at least, ma-ano pa, oo. Oh, diba, bulok na. Pero, makakatulong pa rin ito nang sa gayon ay makakapundar ulit ng bago. Ilang ano to pang? Two? Ilang power? Two horse power. Two horse power. Lumayan, guys. Made in China. Di bali na. Sa awa ng Diyos, makakatulong din ito. Made in China yan, guys. Na bili namin sa junk shop. Ang machine na ito kasi, guys, is machine ng nung unang panahon, di ba, naalala nyo yung ano ng tubig? Di ba kasabay ito? Ito na machine at saka yung tangke. Yung maliit lang. Ngayon, ang may-ari, bininta nila sa kaibigan niya na nagbabakal. Kaibigan na nagbabakal. Ngayon, sabi ng kaibigan niya, baka daw magagamit pa niya. Di bininta din sa kanya ng 1,000. Ayan. Walang kapasitor yan. Walang takip. Talagang ano yan? Open. Inaasimbol niya niya. Kinukuha niya yung magagamit dito sa luma namin na nasunog. Tinatransfer niya doon. Kaya lang, ang takip nito, kasi mas malaki ito ang katawan nito, ito, hindi kasya dyan. Kaya, kailangan namin bumili ng ganito pag magkapera na naman ulit. Yan. Ang ilisan na ito, dyan galing yan. Ngayon, kondisyon na. Umaandar na. So, maglilinis na kami, guys. Kasi ito, mag-aantay pa ng ilang linggo. Mag-iipon pa. Kahit ganyan na asawa ko, guys, na pila yan, pag talagang hirap na hirap kami, namamasada yan. Pero, hindi naman makaano, hindi siya makaano kahit na isang buong ano araw, hindi. Kasi hindi kaya ang init ng makina ng motor sa paa niya. Napilay kasi ito, guys, napilay. Sa disgrasya, last 2016. Tingnan nyo, guys. Ano pa pala niya ito. Kasi ito, guys, magagamit pa rin ito kahit ito'y sunog. Ang tawag nun pang ipapariwine. Made in China pa rin pala. Thank you.
Alam nyo guys kung saan kumukuha ng kaalaman ang asawa ko sa pagkukumpuni ng mga machine na ganito dahil furniture carpenter siya. Nakakatulong yung mga YouTube channel na mga furniture. Tapos yung mga nagkukumpuni ng ganito, doon siya kumukuha ng kaalaman. Nakakatulong talaga guys. Kasi kami mag-asawa, nanonood kami ng mga channel. Tapos yung mga nakakaaliw, kung saan yung mga nakakatulong na mga channel ganun. Kalinga Prab, Val Santos, Junik Creepy TV, Dungski, kay Liwanag, lahat na mga ano, Ghost Hunter, kay Pals, Ghost Adventure, yun, pinapanood namin yun. Tapos, pag ano na, wala nang mga bagong ano, kasi tapos na yung ibang mga napanood. Tinitingnan na naman yan yung mga ano, about sa mga furniture, mostly from Western country. Tapos may Indonesia din na country na tinitingnan niya din. Channel yun. Hindi ko lang naalala. Basta ang asawa ko doon siya kumukuha ng mga kaalaman. Kasi nakakatulong talaga yung ano, nanonood ka ng mga magaganda doon sa YouTube. Nakakatulong sa paghahanap buhay. Yan. Pag matapos na yung order guys, ibabalik na naman niya yan kasi hiram lang yan yung iba. For those people, foreign people, we just borrow this one from our friend. And this one. We just borrow that one. Since we're not together, I'll of course know any weather. Through all these tears, I hope you'll never see. Someday when my heart is done, I'm gonna wear. Magkasya de gapon siya de apang san ano gamay siya. Binabalik niya yung ano guys nuts kasi yung luma na ilisi dyan galing yan, so pinag ano niya, exchange niya. Kasi pag magkapera na ulit, ipapariwine namin to guys. Mahal kasi yung rewind nito guys para gumana siya ulit. Nag-inquire kami doon, 3,500. Hirap guys, bigat. So pag-ipunan muna yan guys para magagamit din ito. Para sa banso ito guys eh. Ang makina na to. Bibi Banso, kasi malaking gamit sa furniture shop yung Bibi Banso sa mga curving patterns. The only girl I care about is gone away.
It's kind of late. I hope I didn't wake you, but what I've got to say can't wait. I know you'd understand. Every time I try to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Yeah, I know it's kind of strange. Don't do this, real bad. Every time I'm near you, I just run out of things to say. I know you'd understand. Every time I try to tell you, the words just. So, maraming salamat sa panonood, guys. Sana po mag-subscribe din kayo sa channel ko po. Magilinis na kami po. Maraming salamat, guys, sa panonood.